At nanimigay siya ng ano ngayon ng mga tilapia dyan sa San Juan. At syempre si Consul Jan Ejercito, gusto ko rin batiin. At Consul, pwede mo nang kunin yung mga diaper bukas. At ganun na rin yung mga gatas. Okay. Oho. At yung Sampaloc nga pala, very successful ho yung chicken operation. Operation Coco. Okay. Operation Coco yan. Diyan sa Sampaloc. Nakakatuwa ho. At alam nyo yun, nagtutulong-tulong yung mga ating mga kababayan Pilipino. Di ba? Masyado nakakatawa. Namiss ko yung Facebook, ah. Kasi lagi yung tine-turn down ni Facebook yung aking Facebook page. So, yun lamang, oh. At kakamustahin ko lang lahat ng aking mga followers sa Facebook. Jeff, Portuno. What? Naka-live ako sa Facebook. I-share mo. Okay, yeah. Para marinig ng ating mga kababayan. Yung ano. Yung mga basher natin, wala na, natutunaw na. Ayun, may isang basher dito. Iisa naman yung account. Nakakatuwa. Sampaloc, maraming salamat at mabuhay ka. Mabuhay kayo, mga taga-Sampaloc. Si Chairman Andrew Tan. Nagbigay po tayo. Ngayon, katatapos lang daw nilang mamigay ng manok. 2,500 ho. Isang truck na manok na buhay. 2,500 pieces po yan, ha. Natig 1.4 kilo. 1.6 ang bawat isa. So, maraming salamat. Nagkaisa yung mga taga Sampaloc. At ganun na rin po yung bayan ng Taytay. Ayan. At syempre, ngayong oras daw na to, namimigay na si Paul Artadi, yung councilor ng San Juan ng Tilapia. At bukas naman, papipick up ko na dito kay Jana yung ano, kay Councilor Jana Ejercito, yung 4,000 perasong diaper at ganun na rin yung mga gatas. Okay. Meron akong narinig dito. May narinig ako rito na ano. Hindi ko alam kung sino ba to. Artista ba to o whatsoever. At mamaya ako sasagutin. Si Mr. Tinawag niya ako Mr. Motherfucker. Mamaya ka. Mamaya ka sa YouTube ko. Ito yung mga gustong-gusto ko. Ito mga basher na totoong tao. I mean, totoong basher. I mean, basher ka, titirahin mo ako yun, totoo ka. Yan. Ito yung ipapatulang ko. Pero yung mga basher na nagtatago sa fake account, nako, hindi ko papatulan yun at walang substance yun. Pero itong mga tunay na tao, katulad dito, artista ho ito eh. Oh, yung gagamonggong utak nito, lalagyan ko ng oxygen mamaya. Maya-maya lang ho. Sabi ko nga ako, matabil din ang dila ako eh. Kumain din ako ng poke ng baboy nung bata ako eh. Nilaga at inihaw pa. Pero alam niyo mga kaibigan, ang mga artistang laos ay dapat tuwi hindi napatulan. Alam niyo ho yun? Kasi napakahirap ho ng kanilang trabaho. Ang trabaho ho ng artista ay iiyak ng walang dahilan.
tatawanan ng walang dahilan. Ay, di kay, ang hirap. Ba, tatawa ka ng walang dahilan para, ha-ha-ha, para kahirap ho nun. Oh, bago'y iiyak ka ng walang dahilan. Aba, ay mahirap talaga yon. Oo. Pero bago lahat, nais ko munang pasalamatan ang Alpaka Paro na, sandali. Ito. Yung mga Alpaka Paro ng Oman Chapter. Yung mga kabrad ko, namigay po sila ng tulong sa Kalapan City, Oriental, Mindoro. So ito, kung makikita nyo. Binisita ng mga kasapi ng Alpha Kappa Rho Fraternity noong isang linggo ang Oriental Mindoro Provincial Hospital. Bukod sa pangungusta sa 70 medical frontliners, inabutan din nila ito ng relief goods bilang pasasalamat sa kabayanihan nila ngayong may COVID-19. Benepisyaryo din nila ang nasa 100 pasyente. Yan. So, long live! Mabuhay po lahat ng kabrad ko. Yun yung sinasabi kong FLM fever. Ah, yan ho yun eh. Oo. So, yung mga mabubuti muna ho yung ating ibabanggitin dito sa ating Facebook Live. Ay, yung mga basher ko dyan, inaanyayahan ko lalo na yung mga fake na basher. Halika na, let's come here. Yung mga fake na basher ho, ay pinababayaan ko na yan sa ating mga taong nagmamahal sa atin. Ayan. So, yun lamang po. Gusto ko lamang po ibalita na ang pamimigay po ng Operation Kokok. Kokorokok. Ayan. Kokorokok. Ayan. Operation Kokorokok. Ay, natapos na. Yan o ang operation ni Chairman Andrew Cantoboy Lopez dyan sa Sampaloc. Kung saan po nakita nyo po, nakita nyo naman sa mga upload ko, ay thousands upon thousands of livestock chicken ang ipinamigay po natin yan. As in, thousands upon thousands. Ha? Hindi po tayo nagtatubiling magbigay. Kumbaga, talaga pong ganyan natin kamahal yung ating mga kababayan. Sabi ko nga po, sa aking mga kapartner na kukunin ko na ho yung share ng Design Conic. Isa sa pinakabagong kumpanya ho namin, as in bagong-bago lang, para ho matustusan yung sustainability po ng ating humanitarian para sa ating mga kababayan. Lahat po na nanonood, binabati ko po kayo, lahat po kayo. Pati na rin ho yung mga fake na basher, binabati ko na rin. Kahit anong gawin nila, wala ho silang magagawa. Ay sila na may mga demonyo ang isip. Demonyo ho yan. Ay, weather lang ho yan. Alam nyo, sinabi ng Biblia yan eh. Ang susumpa sa akin, susumpain ko rin. Yan. Sinabi ho niya. At sinabi ho ng Biblia kay Amang Abraham na ang magpala sa'yo ay pagpapalain ko. Yan. Ako po ay kasangkapan. Kinakasangkapan po tayo ng ating dakilang may kapal para matulungan po natin yung ating mga kababayan talaga namang sagad sa hirap. Mm-hmm. Update ko lang po kayo ng mga ginawa ko kaninang madaling araw. Kaninang madaling araw po ay nagpabigay po tayo ng 50 kaban of rice sa Station 4. At nagbigay din po tayo ng konting tulong doon sa mga kapwa, yung mga bilanggo po. Lahat po ng bilanggo at kahit pang merienda nila. Nagbigay din po tayo ng tulong diyan ng 50 sacks of rice sa Station 3 kay Colonel Reynaldo Magdaluyo at 50 sacks of rice sa Station 4 kay Colonel John Giagi. At syempre yung livestock po natin na 2,500 na manok na buhay dyan po sa barangay 413 at iba pang karatig barangay ng Sampaloc. Pero yun po, ibinigay ko po dyan sa kay Chairman Cantoboy Lopez, kay Andrew. Ngayon, ipinamahagi naman niya po yung iba sa iba't iba pang mga chairman. Kaya nakakatuwa po, no? Hindi nila sinasarili. Oho. At ngayon pong oras na to, si Councilor Paul Artadi ay namimigay ngayon ng tilapia dyan sa San Juan. Oho. Dyan sa San Juan ngayon.
Mabuhay ka, Polar Taddy. Okay? Okay. And syempre, si Konsehala Jana, gusto ko lang i-announce sa'yo, Councilor Jana Ejercito, na yung pong gatas nyo ay nandito na. Ang hinihintay na lamang po natin ay yung mga diaper. So, darating na po yan by bukas. So, makapipick up nyo na po by tomorrow. Opo. Aha. Ayan. At nga pala, eto pa, bago ko makalimutan, Mr. Clavio, uulitin ko, aaraw-arawin kita. Hindi pa ako tapos sa'yo. Okay? Mr. Clavio, hindi pa ako tapos. Hihintayin ko yung sagot mo sa challenge ko. Ayan. Pati sa Facebook ko babanggitin kita. Pati sa Facebook ko babanggitin kita. Sabi ko nga, hamon ko na lang sa'yo, tigitigisang kamote para sa mga lahat ng kababayan mo sa Tondo ay mabigyan. Alright. So, yun lang ho yung aking update. At abangan nyo po yung YouTube ko kasi sa YouTube tayo, alam nyo na. Mas marami po tayo sa YouTube. Mga inggit na naman yung mga yan. Eto, meron isang artista rito na napakahirap pong maging artista. Unang-una, higit sa lahat, ay isa sa pinakamahirap na hanap buhay ho yung pagiging artista. Bakit to? Councilor Jana Ejercito, ito na yung iyong katas. Nasa hallway ko na. Nabili ko. Okay? Nabili ko na yan. Okay? Yung diaper na lamang ho ang inihintay ko. Yung diaper na lang. Ngayon, meron nung isang artista rito na sinabihan ho ako na ako daw ay motherfucker. Era, tandaan nyo, motherfucker. Oh, yung hindot na artista na yan, mamaya yan sa akin. Aha, sa YouTube. Hello, pare. Ano yun? Wala, na-miss lang. Miss call lang. Oh. Binati ko na yung pinababati mo. Oh. Tapos na. Okay, okay. Oh, yung mga Alpha Kaparo dyan, ha, maraming salamat. Ha. Ako po yung naging ahemplo. Yung organisasyon natin ngayon, ang naging ang kaisa-isang organisasyong tumatayo. Kumbaga kasi yung marami pong tumulong. Pero yung sustainability po ng ating pagtulong, tayo lang yung matatag. At ako po. Magmula po nung the very first day up to the very last. Kumbaga, ika nga, first on fight, last withdrawal. Yan ang FLM Fever. Aha. Merong isang basher dito na nagtatago sa fake account na nagpapadala ng mga emoji na angry bird. Ang konti ng angry bird, damihan mo. Kakarakaunti, nagmumukha kang tungaw. Tingnan mo naman ng puso, umuulan. Nakita mo? Bilisan mo magpipintot ng angry bird para madami. Tinuturuan na kita. Meron nung isang artista na sinabihan ako na ako daw ay motherfucker. Delusional daw ako. Kakasakay. Babalatan kita ng buhay. Sa aking channel, mamaya. Makikita mo. Itong artista na ito'y ano eh. Sikat pa ba ito, pare? Wala. Ha? Ano? Wala nang karto, kaya patay na yan. Ah, gayaan? Yan sa karto lang ako sumikat, mamamatay na ako. Ah, sa karto sumikat? Ay, patay na ako si karto ngayon na eh. Ah, gayaan? Wala na po. Meron ka bang message sa kanya? Alika rin eh, magbigay ka ng message. Ayoko magbigay ng message. Basta, eto kasi, etong artista na to, paparinig ko ang boses sa inyo. Ako, kasali din eh. Asami daw sa akin eh, motherfucker daw ako. Ba, idinamay pa ang aking ina. Pag narinig to ng aking ina, anak ka ng teteng kang bata ka, babalatang ka ng buhay noon at saka kay sasaw-saw sa asin. Pero ito'y papatulang ko ito. Kasi ito'y totoong tao. Hindi katulad ng mga nag-e-angry boy dyan, puro fake account dyan. Nag-iisang tao, puro self-serving yan eh. Nag-iisang tao, maraming cellphone, maraming account, nakikianaw, gayon. Naka. Damihan nyo pa. Ay, inako. Ito. Asan na yun? Paririnig ko muna sa kanila ang boses. Ito.
para marinig ng taong bayan. Francis Marcos na hindi ka tunay. Nakahiyakan tao. Siguro humingi ka ng Francis Marcos na hindi ka tunay. Nakahiyakan tao. Siguro humingi ka ng you're a delusional motherfucker. Yan! Yan ang sinabi niya. I am a delusional motherfucker. Okay? Naku, sarap na ito. Pagpipiestahan to. Mamaya ka sa aking hindot ka. Hintayin mo ako sa live ko sa YouTube ko. Mayamay ang kaunti. Kaunti na lang. Doon, tatalupang kita. Mm-hmm. May pera ba ito? Wala, boss. Wala? Wala na akong pera, iyan. Ay, hindi yata ng limo sa iyan. Hindi mo pinansin. Ah, humingi ng limo sa akin noon. Ito yung nagtetext kay Cap. May pa long leg pa ito eh. Kailangan. Ah, yung pinabasa sa akin ni Kapitan na... ni Chairman na Andrew. Ah, may pa long leg pa ito. At humihingi raw ng kahit 5,000 sa akin para sa charity works niya. Ah, oo. Nung hindi naman nakarating sa akin, hindi nga naka, hindi ko nga nabasa ko yung text eh, ba nung dumiretso na lang to kay Res. Okay, natin boss, kung ang hinihingi sa yung pan-charity, baka naman pang bata, kaya mukha naman sa mga ano nagbibidyo. Halika nga rito, halika, baka sabihin ako ang ano eh. Ano yung sinasabi mo? Ano yung sinasabi mo? Hindi, no, baka naman yung ano, hinihingi niyang boss sa iyo, hindi naman pan-charity, pambatak na yan. Bakit? Eh mukha naman sa bugbos, eh, nung nagbibidyo eh. Sabi baka, batak pa boy! Wala ka na gamaka ay, wala na kardo ay! Wala pa naman akong binibigay na pangalan ha. Eh, hindi naman ako nagbibigay ng pangalan eh. Pero alam niya masakit. Sinabihan niya akong I am a delusional motherfucker. May nakiki angry bird pa eh. Ilang account yan ng mga fake account. Yan. Yan nakiki angry bird na yan. Ako daw ay delusional motherfucker. Alam mo, nang mga nakaraang 3 weeks ago, ay nag-chat-chat ho itong lalaki ito kay Chairman Andrew Tan. Ang sabi ho, eksakto sinabi, ay ilapit mo naman ako dyan kahit na 5,000 lang pang charity ko. Kung yun ho ay nakarating sa akin, baka ho natulungan ko ang taong ito. Kaso ang nangyari ho, eto sinabihan mo ako na delusional motherfucker, ganyan lang ngayon ko lang nabasa, ay babagong gising ho ako. Alam nyo naman, magbiro ka sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Ay inako, inako! Oh, hindot ka, hintayin mo ako maya-maya. Sa YouTube channel ko, doon kita babalatan ng buhay, para sigurado ako 1,000,000 na makakapanood. Dito sa Facebook, wala. Ang mga basher ko, magaling lahat sa Facebook, pero hindi makagawa ng YouTube. Kasi puro fake account eh. Di, bibili na naman sila ng SIM card. Lalagin na naman sa YouTube, gagawa na naman ng Google account. Bago pag-comment doon, unang comment pa lang, binablock ko na agad. Dahil hindi na naman makapag-comment, bibili uli ng panibagong SIM card at paggagawa uli ng account. Ay putik, ay puro mga fake account ang basher ko. Kapag bumili na sila ng bigas, no? Oo. Alam niyo yung bibili niyo ng SIM card para makagawa ng bagong account, na fake account. Ibili niyo ng bigas at baka sakaling pag kayo'y nabusog, magkalaban ng hangin yung utak niyo, magka-oxygen. Oo! Ay, ang laki daw ng presyo ko sa black market eh. Sa underground, ang laki ng presyo ko para silain lang ako. Dahil takot na takot daw, baka ako rawit ko mandidato, hindi ako kakandidato. Katakutan yun.
wala, hindi nyo na mabibilog ang tao eh. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, mahal ako ng taong bayan dahil kitang-kita nila na ibinubuhos ko ang aking luha, dugo at pawis. Yung aking pinaghirapan sa mahabang panahon ay willing ako ibigay sa ating mga mamamayang Pilipino. Oh, itong artistang nagsabi sa akin ng I'm a delusional motherfucker. Hintay mo ako sa YouTube. Hintay mo ako sa YouTube. Magkikita tayo mamaya. Tatalupang kita raon. I'm a delusional motherfucker. Ako daw ay nakakadiri eh. Sino kaya mas mukhang nakakadiri sa amin? Karami kong girlfriend na artista. Karami kong girlfriend na model. Lahat yun eh, mahal na mahal ako. Di ibig sabihin, mas pogi ako sa iyo. Mas mabango akong hama kaysa sa iyo. Ito na ba si Angry Bird? Gawa pa ng another account, dagdagan mo. Konting-konti eh. Nakita mo, Annalyn Prado, mahal ka namin, bossing. Maraming salamat to sa inyo. Alam nyo, yung mga basher ko, yan ho ay tatlong tao lang na nagtatago sa fake account. Marami cellphone yung mga yan. Hirap na hirap yan. Ilalag out, lalag in ng bago, kocomment. Lalag out, lalag in ng bago, kocomment. Ayan ang mga trabaho niyan eh. Di kaya ginagawa nilang tanga yung sarili nila. Ang hindi nila alam, akala ako'y naiinis. Ang hindi nila alam, ako'y natutuwa. Ginagawa ko silang pampatulog. di ka. Pero para doon sa artista, na ang utak ay gagamunggo. Mamaya ka, hintay mo ako. Hintay mo ako. Yan. Binuksan mo na. Binuksan. Sinimulan mo na ang iyong wakas. Baka nang kukuha niyo ito, sinisa pa, manyake. At least, ikaw ang nagsasalita, hindi ako. Ay, ako. Teka muna. Sandali. Ito nga pala si Jan Jeffrey Fortuno. Yan. Ito'y si Batang. Nalaban daw ito ng tahagaan. Anyway, ako'y wala pang pinapangalanan. Pero ipinarik ko sa inyo yung boses. Kung hindi sino mabubuisit dito, at least ito, totoong tao ito, kaya ito'y papatulad. Pero yung mga nagko-comment dyan, at saka yung nag-angry bird, mga fake yun. Kaya hindi ko yung papatulan. Pero pag nagpakilala, wawakasan ko na rin. Yun na rin ang simula ng kanilang kawakasan. Okay. Ito, pinarinig ko yung boses na sinabi niya maliwanag na I am a delusional motherfucker. Dinamay pa ko ang aking nanang. Anak ko, pag nalaman ng nanang ko yun, artistang, abay mahirap kasi ang artista. Bakit? Totoo ako'y hanga sa kanila. Nung nagpo-produce ako ng movie, ganong kahirap ang artista, tatawa ka ng walang dahilan. Iiyak ka ng walang dahilan. Aba, napakahirap talaga ang trabaho niyan. Oh, ikaw, ano masasabi mo doon sa tao na nagsabing ako raw ay motherfucker? Ano sabi? Ano sasabi mo? Wala nang kukuha, bakit? Wala nang kukuha dyan. Kaya, pakita ka. Bukod na sa manya case. E na. Adik pa. Ano ga? Kulang na sa pansin? O ano na? Wala kagang habit. Ang habit mo na ay magbata, tapos ang pinupunan mo ngayon kung sino pa yung nakakatulong sa bayan ay yung pa yung trip na trip mong bigyan ng komento. Sabog na sabog ka eh, raw! Ayabang pagkatutulong. Ano ganyan mo? May pagyayabang buhay ito. Akala ho ng mga basher ko, mga kababayan, akala nila ako yung special sa Facebook. Akala naman nila ako'y nasasaktan pag binabash nila ako. ang hindi ho nila alam, ginagawa ko silang pampatulog. Yeah, katulad niya, may isang nag-angry bird. Magpapalit na naman ng account dyan. Maglalag out. Lalag in na naman ng panibagong name. Mag-angry bird uli. Log out uli. Log in na naman ng panibagong name. Log out uli. Log in na naman ng panibagong name. Para lang makapag-comment.
Pero at the end of the day, hindi ko papatulan yan dahil puro fake ho yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayong mga supporter ko, huwag nyo hong patulan yan. Alam nyo kung bakit? Yan ay makita pa lang yan ang mukha ko yung sira na araw niyan. Oh, ay di, sinong talo? Oh, sila. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Aba, ang hirap po ng hanap buhay niyan. Bakit? Pag nakita nila ako naka-online, comment dito, comment doon. Ito naman mga supporter ko, bibirahin. Sila na may paliwanag dito, paliwanag doon. Pagka natalo, wala. Alas, log out. Eh, huwag nyo na akong patulan yan ang mga fake account yan. Ngayon, ito po ang gawin nyo. Pag nakakita kayo ng fake account, antimano, huwag nyo nang pagurin na sarili nyong mag-type. Oh, wala kayong ipapanalo dyan kasi hindi ho tunay na tao yan. Yan ay fake. Yan ang mga tunay na pikit. Ika nga, mas masahol pa sa Japek. Okay? Ang gawin nyo na lang, report and block. Ganun po ang gawin nyo. Pag may nakita kayo nag-comment ng pangit tungkol sa akin, report and block. Ganun lang kung kasimple. Hindi nyo kailangan makipag-away. Bakit? Hindi ho tao yung kaaway nyo. Dahil kung totoong tao yan, ako mismo babanatan ko yan. Katulad nitong artistang ito, ito ho'y totoong tao. Hindi ito Japek. Ako ho'y minura eh. Delusional motherfucker daw ako eh. Oh, tignan mo mamaya, Mr. Artista. Sinimulan mo na ang iyong wakas. Nagas ba ho? Ito naman si Annalyn Prado. Mahal pa kita sa asawa ko, boss. Joke. Nagsisilo sa asawa niya. I love you. Joke. I love you too. Joke. Ayun, mga kabayan. Ngayong araw na to po, yun yung report ko sa inyo. Ako po ay nagpunta, dinalaw ko po yung mga bilanggo. Nagbigay po ako sa kanila ng konting tulong doon po sa Station 4. Yan po ay pwede nyong i-verify sa lahat ng kapulisan doon. Dumating po ako sa Station 4 ng alas 4 ng madaling araw. Para po wala, para may social distancing po. Nagbigay din po ako ng 50 sakong bigas para sa Station 4 kay Colonel Giyagi. At syempre, nagbigay din po ako ng 50 sakong bigas kanina rin po, dyan po sa Station 3 kay Colonel Magdaluyo. At nagbigay po kanina pong umaga, makita nyo po sa aking video at sa video na rin ni Chairman Canto Boy Lopez na yung manok po ay dumating doon at nagpasalamat na po ang halos libo-libong mga residente ng Barangay 413 at ng iba pang Karatig Barangay. Yan po, ako po'y tumutupad sa ating mga ipinapangako. Hindi po yun pangako, yun po ay pagtanggap sa mga challenge ng mga bagong bayani ng Pilipinas. Ayan. At syempre, Juan, ngayon po, si Councilor for Art, Paul Artadi, ay namimigay kami ng tilapia. 600 kilos po yung galing sa akin, 300 kilos po yung galing sa kanya with matching kalabasa. Bukas naman po ay pipick upin po rito ni Councilor Jana Ejercito yung aking pinangakong 4,000 diaper na piraso po at yung gatas po. Andito na po yung gatas, nasa hallway na, inihintay na lamang po yung diaper. Ngayon po, hintayin nyo to, yung response ko. Dito, ha? Kay artistang Palaos. Ay, nako. Mamaya ka sa akin. Nako. Mga kaubayan, bahala na ho kayo. Ibinibigay ko na sa inyo ang hatol. Ipo-post ko lang, kayo na ho ang humatol. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ko po kayo lahat. Robby Andy Cabral, mabuhay ka. Ha? Yes, natatandaan ko, yes. Cherry Ancheta, maraming salamat. Bilbao Sara, salamat. Arian Arias, maraming salamat. Bert Abayon Lee, maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat. Abangan nyo sa YouTube ko. Ha? Itong artista na ito. Oh, ito, papatula ko kasi totoong tao eh. Hindi katulad ng mga basher dyan, mga Japek yan. Report and block lang ang katapat niyan. Huwag nyo sayangin ang oras nyo. Ang style ho niya, ano? Katulad ngayon, nag-iisa lang yan. Mag-angry bird. Pagka angry bird yan, magla-log out. La-log in account. Angry bird ulit.
Ay, ina ko. Ang akala naman nila ako inaapektuhan. Hindi, ho. Ginagawa ko silang pampatulog. Alam niyo po, ang importante sa atin, especially sa akin, ang matulungan ang ating mamamayang Pilipino. Huwag po kayong mag-alala hanggat minamahal niyo ako, hindi po ako titigil sa pagtulong sa lahat ng ating mga kababayang nangangailangan. This is me. Ganito ako, mayabang. But this is the only way to awaken the hero inherent to every good man out there. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po, mga ka-Facebook. Abangan niyo po yung aking YouTube mamaya. Napakaganda nun. I love Annalyn Prado, isang I love you pa boss, pwede. I love you. Yee! Kinilig naman siya.